Magandang araw Pilipinas, narito na naman po ang ating update na balita sa oras na ito. Bilang pagpapatupad sa pangakong dadalhin sa pinakabagong teknolohiya sa iba't ibang bahagi ng bansa, pinalawak ng Globe ang 5G coverage nito sa 17 key city ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Minamadali na ng Globe ang upgrades ng exciting technology nito upang lalo pang mapahusay ang connectivity, mobile experience at mabuksan ang malaking potensyal para sa mga customers nito sa paglalatag ng 5G technology sa Bacolod, Boracay, Iloilo, Talisay, Lapu-Lapu, Cordova, Mindanao at Cebu City sa Visayas at sa Davao City at Cagayan de Oro sa Mindanao. Ang 5G ang pinakabagong wireless internet connectivity na magkakaloob ng mas mabilis na speeds sa mas mataas na bandwidth at mas matatag na internet connections kumpara sa 4G ayon kay Gil Hinio, Globe's Chief Technology and Information Officer. Sa Metro Manila, ang Globe ay naglagay ng mga karagdagang sites upang mapalawak ang total areas nito na may 5G availability kung saan target nito ang makover ang 80% na Metro Manila, ang 80% ng MM sa kakapusan ng 2020. At sa iba pa nating balita, nagbabala ang Department of Health or DOH sa publiko ukol sa posibilidad na pagkalat ng wild disease kasunod ng mga bagyo na tumama sa bansa na nagdulot ng matinding pagbaha. Ang wild disease ay mga waterborne at foodborne na sakit, influenza, leptospirosis at dengue na karaniwang tumatama sa komunidad na nasa lanta ng bagyo dahil sa kawalan ng supply ng malinis na tubig at pagkain. We are very worried of possible outbreak of communicable waterborne and vectorborne disease after disasters. Lalo pa ngayon may pandemya na maaaring magdulot ng complex situation. Kaya po bago pa lang pumasok ang rainy season ay naglabas na po kami ng guidelines para sa mga regional offices ng DOH upang mapaghandaan ang contingency measures laban sa mga sakit na kung tawagin namin ay wild. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, inalerto ng DOH ang kanilang mga Centers for Health Development para sa masusing pagtukoy sa posibleng pagkalat ng naturang mga sakit, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Paliwanag pa ng DOH, ang influenza ay karaniwang tumataas sa mga buwan ng Hulyo at Oktobre tuwing tag-ulan. Ang mga hindi dumadaloy na baharin ay pinapamugaran ng mga lamok at daga na nagdudulot ng mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Ang kawalan naman ng supply ng malinis na tubig ay maaaring magdulot ng iba pang mga sakit tulad ng cholera, typhoid fever, dysentery, amebiasis, hepatitis A at acute gastroenteritis. Samantala, aabot na sa 10 billion ang halaga ng pinsalang iniwan ni Bagyong Ulysses sa infrastruktura at agrikultura. Ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson Peter Galvez, na ang pinsalang iniwan ng naturang bagyo sa agrikultura ay pumalo na sa 4 billion habang ang infrastruktura naman ay nasa 6.1 billion na. Mababatid na higit sa 70 katao ang binawian ng buhay ng pananalasa ng Bagyong Ulysses at ilang ari-arian din ang nasira ng duman ito sa ilang bahagi ng Luzon. Bukod dito, halos kalahating milyon ang nawala ng bahay dahil sa epekto ng bagyo. Nakaranas din ng malawakang pagbaha ang Cagayan Valley matapos ang pagpakawala ng tubig ng Magat Dam mula sa kanilang reservoir para maiwasan na pumalo ito sa kanyang spilling level. At ayan po ang ating update na balita sa oras na ito. Paki-like and share po ang video na to para sa kaalaman ng iba. Maraming salamat!